Sinilalim ang mga 600 na drivers at konduktor. Ha? Surprise test ni Baste Duterte. Ang galing mo talaga. Kung yan nangyari sa Maynila, kung yan ay nangyari sa city, no, dito sa kalakihan ng buong Manila at siguro yung mga kalapit na mga syudad, ang dami pong nenerbusin dyan. Promise. Sa katunayan, in my opinion, ang dami ng ninenerbios na mga politiko sa galaw ni Mayor Baste na ito. Bakit po? Pag-usapan natin mamaya. May mga nagsasabi, bagamat wala naman tayong patunay nito, but this is public knowledge. Marami daw pong ating mga bus drivers ay gumagamit nang hindi sila makatulog. Kasi mahaba yung biyahe, especially yung mga provincial buses, di ba? Mahaba yung biyahe. Nagdodroga sila para hindi siyempre makatulog, no? Pero sa akin kasi, ay hindi pa rin tama yun. No? And ako, bilib ako sa galawan nito ni Baste Duterte. Alam nyo po, ngayong sinisikil at ginigipit at pinapanakot sa Duterte itong ICC, ngayon pa gumawa ng hakbang itong si Baste Duterte ng drug war. Yun mismo ang kinikwestiyon ng ICC. Itong ginagawa ni Baste Duterte is a very, 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 very big. It's a huge statement. Una, hindi sila takot sa ICC. Pangalawa, seryoso talaga sa sila sa droga. Ayaw ko sa inyo. But as for me, pag nakita ko ang politiko, hindi dahil Duterte siya, ha? Kahit ang apelyido niya ay Romualdez, kahit ang apelyido niya Ontiveros, at kahit ang apelyido niya Marcos, but if I see you na ganyan kaseryoso sa droga, aba, susuportahan ko. Ako po, galit po ako dyan sa droga. So, kaya pasok na pasok sa akin ng Duterte. Una sa lahat, ayaw ko ng droga. Pangalawa, ayaw ko ng rebelde. At dyan po nakilala ang Duterte at rebelde. Tandaan nyo po, pag sugpo ng droga, hindi ka pwedeng duwag.